Before we proceed to our Run and Gun Wednesday edition of Dipat's Tamiya League Season 2, we'll now have a moment of silence bilang pagbibigay pugay sa namayapang director sa pelikula Television Pilipino na si Direk Bert De Leon sa isa piglang pagpanaw nito. Warmest condolences sa mga naulila nito at sa pagpanaw ng sinasabing pinakamatandang Pilipino sa Pilipinas na si Lola Isma. Maraming salamat po for your cooperation and we'll now proceed on our final Run and Gun Wednesday edition of Dipat's Tamiya League Season 2 for the month of November 2021. Hello po mga kadipat and good evening to all who are watching this right now and for those who will be watching anytime on my personal video log, Tamiya Mini 4-wheel drive racing personal video log every Wednesday and Saturday. Yep, it's the final Run and Gun Wednesday of November 2021 tonight. And this is your host, Dipat Aguilar. Welcome once again to another exciting edition of Dipat's Tamiya League Season 2 this November 24, 2021. Yan. So start off this Run and Gun Wednesday. Warmest condolences po sa lahat ng mga naulila. Anong mga namaya, yung mga binanggit ko po mga pumanaw. Yan. Si Direk Bert De Leon at saka si ano, yung pinakamatandang Pilipino na si ano, na si Lola Isca, yan dun sa West Negros, yun nga, oh, kahapon nga namatay, yun, pumaro nga. So once again, warmest condolences to their respective families. And of course naman, yung ating moving on to this ano, to this edition, happy birthday naman in advance kay James Costales, yan, on November 26, yan, sa Friday, yan, birthday niya sa Biyernes. Kasunod sila niya, Tibinos, so, November 27 naman sa Tibinos. So, happy birthday to both of you in advance. Alright, o yan. Okay, final Run and Gun Wednesday na po ng ating November 2021 dun po sa track layout na pinakita po natin, mga kadipat. And dalawang karera na lang po nalalabis sa buwan ng November 2021 ay malalaman na po natin this week, on this final week of November 2021, who will emerge as the champion of the month for November 2021. Will it be McLaren, will it be Scarlett, or will it be Setsuna? O may spoiler alert pa tayo makikita? Malalaman din po natin yan as we go along in this penultimate edition of November 2021 here on Dipat's Tamiya League Season 2. And also to our final race day on Saturday, November 27, bilang pagtatapos ng November 2021 edition ng Dipat's Tamiya League Season 2. Alright, before we proceed to our penultimate chapter of penultimate race day ng buwan ng November 2021, let's just throw ourselves back to our previous race day, nung nakaraang race day number 6 ng ating November 2021 edition sa Dipat's Tamiya League Season 2. Alright, previously on Dipat's Tamiya League Season 2. 6 RTRs, 15 single round robin races. Ang nanguna doon sa matapos ang 15 single round robin races na wala namang naging problema. Si na McLaren ang nanguna, may undefeated na 5-0 win-loss record. Yan, so outright semifinals ulit.
ang kambal na Brock and Gigants ay tinanghal na outright semifinalists ng ano nung naturang gabi niya nung Sabado Nights Racing natin nung November 20, 2021. At si McLaurin ang nanguna with 5-0 followed by Scarlett's 4-1 win loss record. Outright semifinalist po muli ang kambal na Brock and Gigants for the for that week, actually for that previous week. Yan. Alright. And third placer naman si Darkson with 3-2. Solo lahat ito, ha. Walang nagtabla-tabla. Hotshot Junior at fourth with 2-3. Cosmo Atomica at number 5 with 1-4 and a winless 0-5 win-loss record for Setsuna at number 6. So ang naging quarterfinals matchups po natin, quarters number 1 was the battle of non-FM. Setsuna took on Dark Sun. So ang nangyari doon sa ano na yun, sa race na yon, umembang si Setsuna, lahat ng mga talo niya ay course out, and Dark Sun eventually emerged as the other semifinalist to who faced Scarlett in the semifinals. And then si Hotshot Junior naman ang nagwagi kontra kay Cosmo Atomica. Ganun din, umimbang din, nag-course out din si Cosmo Atomical dahil biglang lakas yung dalawa. Yung naglaban sa race number 1 nung Sabado Nights na yon, sila pa yung naunang na eliminate nung quarterfinal round pa lang. At si Hotshot Junior ngayong humarap kay McLaurin sa isa pang semifinal duel. Sa semifinals naman, Scarlett easily beat Dark Sun. Yan, and McLaurin also able to manage the lead against sa Hotshot Junior. Therefore, nakasa ulit ang duelo ng kambal na Bracken Gigants sa ating championship round. At sa battle for third, si Dark Sun at Hotshot Junior naman ang nagtunggali dyan. At si Hotshot Junior ang tinanghal na tumapos na third placer nung battle for third na yun against Dark Sun. And Dark Sun emerged fourth placer, added 1 point on its aggregate. Hotshot added 2 points on its aggregate after finishing third. And in the championship round, it was a rematch of the previous final, or a rematch uli ng kambal na Bracken Gigants between McLaurin and Scarlett. And unfortunately, si Scarlett at the second lap pa lang, biglang umimbang, nag-course out, papasok dyan, nagpagewang-gewang siya doon. At binasag yung ano na yan, yung grid na yan, binasag doon. Napa May Rivera po tuloy ang inyong lingkod. Napabirit ng May Rivera ng di oras. Kaya ayun, kung yung iba sasabi, napakasakit kuya yung ano, kay Ruel Cortez. Pero sa akin naman, May Rivera. At so after that course out, McLaurin cruised to the finish line with ease and eventually emerging as the 4-peat champion. Coming into this race ngayong gabi ay si McLaurin ang defending champion ulit for the fourth straight time, fourth title defense para kay McLaurin this penultimate edition of November 2021 here on the Pats Tamiya League Season 2 tonight. And Scarlett remaining at number 2 at gagamit ngayon ng Atomic Tune 2 motor. Yon, siya lang nga po ang tune motor user ngayong gabi. Si Scarlett lang po yung naka-tune Atomic Tune 2. Ang Atomic Tune 2, yun po yung may kulay itim na takip, silver with black and bell, and item number is 15486. Yan, 15486 po yung item number ng Atomic Tune 2 motor. And si Hotshot Junior nga, 2 points on aggregate after finishing 3rd. Dark Sun settled for 4th when adding 1 point on its aggregate score. At ang latest aggregate scoring ngayon as of November 20, 2021, ang nangunguna po ngayon ay si McLaurin. Yeah. Okay. So si McLaurin ang nangunguna na may 18 puntos and 1 championship away from emerging as the champion of the month for November 2021. Alright, itong si McLaurin with a total of 18 points so far, isang championship point, isang set ng championship point, isang championship na lang ang kailangan ni McLaurin para ma-secure ang champion of the month honor so that wala nang habol si Scarlett at Setsuna. Si Scarlett naman ngayon sa kasalukuyan ay merong 14 na punto sa kabuuan ng aggregates. Setsuna has 10, Hotshot Junior has 9, Cosmo Atomica has 6, and Dark Sun has 3. Yeah, I repeat, yan po yung mga scoring. McLaurin with 18,
Scarlett with 14, Setsuna with 10, Hotshot Jr. with 9, Cosmo Atomica with 6, and Dark Sun with 3 points on aggregate. Alright, coming into this penultimate race day of November 2021 here on Dipat Samia League Season 2. Tonight, at isa lang nga po ang nakatune motor ngayong gabi, at yon ay si Scarlett na merong Atomic Tune 2. Yan, o de unahin ko na siyang ipakilala. Si Scarlett ngayon ay may Atomic Tune 2, obviously. Obviously, Atomic Tune 2 po. Ayan, no, kulay itim ang Envel. Atomic Tune 2 po yan, no, 15486 item number. And a gear ratio of 4.2:1 gear ratio. Same with Dark Sun also, pero stock motor naman po siya ngayong gabi. Same with, pareho silang 4.2:1, ito pong dalawa. Si Hatchet Jr. yung pa rin, with a new double shaft motor, or with a new stock double shaft motor, and still 3.5:1 gear. And gear ratio of 4:1 for both McLaren and Cosmo Atomica and stock motor as well. So si McLaren at si Hatchet Jr. merong bagong stock motors na magagamit. And once again, special thanks to Damia Change Online and Malolas Bulacan. Yan, for pinamili ko na stock motors yon. Alright, kasama ng mga pang speed tech ayuda. Yan. Alright, and finally, Setsuna with the stock motor and 5:1 kasi nabalik sa stock motor nga po si Setsuna ngayon dahil nga maaga siyang sinipak ni Darkson ni Rider Kick. Na Rider Kick ni Darkson si Setsuna kaya balik stock motor siya ngayong gabi. So without further ado, let's now proceed right away with our Run and Gun Wednesday edition of D-Pat's Tamiya League Season 2. Once again, glad to have you with me, D-Pat Aguilar, for another exciting edition of D-Pat's Tamiya League Season 2. This penultimate race day of November 2021 on this track layout. Alright, and also, welcome to D-Pat's Tamiya League Season 2 to all of my 312 YouTube subscribers on my channel, Donpatrick Aguilar. Thank you so much for your untiring support. Keep supporting po ang ating YouTube channel, Donpatrick Aguilar. Alright! So, we'll now proceed right away with our race number 1. Pang-unang laban po natin ay sa pagitan ni Dark Sun at ni Hotshot Jr. So, battle for third rematch po yan. At ang starting lane po ng ating mga higher seeded cars ay sa lane 1, yan, for one last time this month. At lane 2 sa Sabado naman, sa lane 2 po ang mga higher seeded cars. Okay, so in this case, Hotshot Jr. on race, at race number 1, Hotshot Jr. will start at lane 1. Scarlett will, and the twin Rock and Dragons actually, Scarlett and McLaren on race number 2 and 3 respectively will start at lane 1. Oh, as always, si McLaren ang lane 1, starting lane lagi ay lane 1. Si Setsu na naman ay lane 2 dahil siya yung official kulilang po ngayong gabi. So in this race number 1, Hotshot Jr. will start at lane 1 and Darkson will start at lane 2. Once again, good evening to all and welcome once again to another exciting edition of D-Pat's Tamiya League Season 2. This Run and Gun Wednesday, the final Run and Gun Wednesday of November 2021 here on this track layout. And we'll now proceed this single round robin with this race number 1. Switch on! 1, 2, 3, go! KO. Dark Sun means okay, no need to finish. First hit of the night, Dark Sun is the winner. Okay, 1-0, no need to finish. Pag nagkakamahan sa single round robin, automatic finish na po yung race. Finish na yun. That one and done na yan. Pero pag ano, lap requirement, kung knockout stage yan, lap requirement. Therefore, Dark Sun winner by hit. Okay. Umimbang si Hotshot, tapos sinalubong si Darkson, nasa lubong, tapos ang boxing. Okay. Dospin, inverted triangle. Yosh! Race number 2, right away. Ayan na, iniready ko na yung aking race number 2 between Scarlett and the Cosmo Atomica. So, alright. So, race number 2 na po tayo, kaagad. Okay. Before we proceed, yan, let's say good evening to MC Abad Santos. Thank you so much. Josh Nardo, yan.
Yeah, thank you so much for watching. Yan. Alright. Isa sa mga follower ko yan. Actually, from somewhere else yan. Hindi ko lang alam ko. Hindi ko pa kasi kayo siya nasyadong nakikita. So, hindi pa ako ganong familiar. So, pasensya na. No? Alright. Race number 2 is going to be Scarlett taking on Cosmo Atomica. And Scarlett will start at lane 1. And Cosmo Atomica will start at lane 2. Alright. Race number 2. Switch on. 1, 2, 3, go. Final round. Scarlett, win. Buti na lang, di pa nasundan si ano, Cosmo. Muntik na. Scarlett wins. Alright. Walang fatality nga lang. Durog. Well, once again, kay Just Nardo, good evening. Thanks for watching Deepak's Tamiya League Season 2 tonight. Alright. Mukhang na-loosen up yung ano ko ah. Biglang naging sliding damper. Hindi tayo kasi pwede gumamit ng tool eh. Ayan talaga. Kailangan may medyo may mahabang kuko. Alright. So, loser's bracket yung dalawa. Okay. Good start para kay Scarlett using Atomic Chin 2. Yan, naghahabol yan kay McLaurin sa kanyang kambal. 18 against 14 yung kartada ng dalawa. Ang nasa talaan nila eh, ang nasa aggregate na scoring nila eh, ano eh, 18 against 14. So, one championship away si McLaurin. Pero malalaman natin after this race kung ano yung after the final aggregate tonight, malalaman natin kung ilan pa yung kailangan na, ano, na score ng mga kalaw para maging champion ng Vermont. Let's see about, ano, let's see as we go along now. Alright, in the meantime, it's race number 3 right now between McLaurin and Setsuna. So, inaasahan natin na posibleng mamawan itong dalawang to dahil maganda yung takbo ng kanilang mga stock motor na mamaw din. Kahit magkaiba ng gear ratio, pero tingnan natin kung sinong makaangat sa dalawang ito. McLaurin will start at lane 1 and Setsuna will start at lane 2. Alright, race number 3. Switch on. 1, 2, 3, go. Final up. Okay. McLaurin wins. Last pack talaga, Gear. Di bali, magiging CFM na rin yan. Baka pagdating ng December, ano na rin siya. Tawag dito, magiging ano na siya, yung CFM. Alright. Okay. McLaurin winner. Okay. So, no sir. Palit ngayon si ano. Okay, race number 4. Dalawang Orange Army ang magkalaban. Okay. Baka pala Scarlet Bone pala. Tapos, mamaw pa rin ni McLaurin. Bago lang po yung mga motor ng dalawang yan. Si Atchat at saka si Cosmo. At saka si McLaurin rather. Mamaya-maya, maglalaban din yung dalawang may bagong stock motor. Alright, in the meantime, race number 4 naman po tayo between Hotshot Jr. and Cosmo Atomica, the Battle of Orange Army members. Yan, dalawang kahel ang maglaban ngayon na parehong non-FM. Oh, dahil yung FMA kinoconsider ng non-FM, maliban lang kung Bracken Gigant daw ang kaon. Daw. Alright. So, yan. Hotshot Jr. will start at lane 1 and Cosmo Atomica will start at lane 2. Alright. Race number 4. Switch on. 1, 2, 3, go.
Durog! Last lap ka sana! Tumabit pa! Durog! Uuwi na nga lang dito pa sumabit! Malas! Minalos pa ng Diora si Hotshot! Cosmo Atomica winner! Nakachamba pa! Come from behind! Nakam from behind po! Sayang na pagkakakanya para kay Hotshot Junior. Grabe. Sayang yun. Sayang yun. Rival sa Spike. 0-2 kay Hotshot. Oh, almost had it. Sayang lang. Sumamit lang nung ano, going home. Nasa final lap na siya. Lane 1 siya eh. Okay. So, Cosmo winner. 5-3-1-2. There you go. Next. Race number 5 na po tayo right away between Dark Sun and Scarlet. Iyan, inaasahan na medyo mamawan ang magiging labanan ng dalawang ito. Iyan, mamaw na kung mamaw. Iyan. Alright, so in this case, Scarlet will start at lane 1 and Dark Sun will start at lane 2. Alright, race number 5. Switch on. 1, 2, 3. Pabili talaga si Charles. Ibang klase talaga yung buhay na ng atomic po. May patay na lang, natundan niya. Ako ang motion. Scarlet wins. Nasundan niya pero tapos na yung boxing. Tapos na ang boxing nung nasundan. Okay. So, no problem. At kaya, ano? Doser pa lang, ano? Pwede rin. Next. Okay. Yung dalawang, yung mga chopper ng taxi na yung magkasunod, yung susunod na maglaban sa ating race number 6 for tonight. Alright. Okay. Ayon kay Scarlett, 2-0. 1-1 Dark Sun. O, agawan kasi, winner's bracket na kasi yun. Winner's bracket. Balik loser's bracket naman tayo. 2-4. Bonus. Race number 6 is the battle of drivers with speedy taxi. Yan. Labanan ng mga chopper ng taxi ang magiging race number 6 po natin between Setsuna and Hotshot Junior. And Hotshot Junior will start at lane 1. Setsuna, as always, all throughout the single round robin, will start at lane 2. Alright. Race number 6. Switch on. 1, 2, 3, go. Patay! Oh, matagok-tagok. Final engager for yourself na. J.O. Ethan. Nakabawi. Setsuna finally winning it. Alright. So, sa wakas, si Senso na ay nakapanalo na rin ng isa. Yan, naka-isa na rin. Alright. 1-1. Tama, 1-1 nga. 1 win, 1 loss. Okay. Winner. Yun. Ay, tapos na pala. Tapos na pala yung isa. Waiting yan. Waiting. Waiting si Hotshot. Pero yung loser. Ah, o Senso na, winner. Tama. Hindi siya pupunta eh. Kaso loser ko, kaso tapos na. So waiting siya. Okay. 1-1. Setsuna, 1-1. Hotshot, 0-3. Hotshot has yet to win a race. Yan. Okay, 3-6. 1-1. Tapos Cosmo, 1-1. Dark Sun, also 1-1.
And then, Hotshot 03, Scarlet 20, 1-0 McLaurin. Pala. Okay. Alright! Race number 7 is going to be McLaurin taking on Cosmo Atomica. Another battle of Orange Armies. Mamaya-maya, maglalaban na rin sina McLaurin at si Hotshot Junior, yung dalawang may bagong stock motor. Alright! Race number in this race number 7, McLaurin, as always, all throughout the single round robin, will start at lane 1. And Cosmo Atomica will start at lane 2. Alright! Race number 7. Switch on! 1, 2, 3, go! Di kita laban! What a close encounter between the Orange Army members sa Cosmo Atomica and McLaurin, but at the final lap, after that 6th lap requirement, it is Cosmo Atomica who will emerge as the winner of that duel against McLaurin by just like this. Ganito lang po yung diferensya. My gosh! Grabe! Doon lang tayo nakakita ng close encounter na naman. Palibasa kasi, Prince of Cornering ng Sonic eh. Yun talaga ang lakas ng Sonic, yung gano'n, no? Yung curve na yan. Diyan siya talaga bumabanat. Sa bagay, yung mga bracket na Super Hit din, ganyan din. May kakayaan din silang bumanat sa mga corner. Nasa reset talaga yan eh. Definitely nasa reset, pero yun talaga yung strength. Due to the call. Palibasa kasi si Cosmo Atomica yung pinaka-aerodynamic among our entries here on the Bats Tamiya League for now. Okay. So, palit sila ngayon. Yan, tama. Loser, loser. Patapos minan-minan. Yun. Okay. Patapos pag ganun na yung susunod. Yun. Scarlet Setsuna. Patapos pag ganun na yung susunod. 8, 9, 10. Ayan. What a race number 7 it was. Wow. Grabe. Sa wakas, si McLaurin nagkaroon din pala ng talo. It's been a week mula nung naging undefeated si McLaurin, at sa wakas natalo rin ni Cosmo Atomica. Nabawian. Nabawian din si yung veteranong si McLaurin. Pero gabuhok lang yun, ha. Grabe. Wow. What an encounter. Alright. Darius Renzo Regua, pa shout out. Yan, thank you so much for watching the Pats Tamiya League season tonight. And to the entire Villasis team, Team Talong, Villasis Tamiya Racing Team. Yan, good evening sa iyo. Good evening sa inyo. Shout out to you, to the Regua family. Yan, yan sa, ano, yan sa Villasis. Stay safe out there. Alright. In the meantime, it's race number 8 right now between Scarlet and Setsuna. It's 2 versus 6 matchup, and Scarlet will start at lane 2 while Setsuna will start at lane 1 for Scarlet, and Setsuna will start all throughout the single round robin at lane 2. Yan. Okay. My apologies about that. Now, alright. Race number 8. Switch. Un. 1, 2, 3, go. Final up. Okay. Scarlet wins. Isan. Isun. Alright. Scarlet victory, remaining unbeaten, 3-0. So siya na lang yung undefeated. Si Scarlet na lang ang undefeated. Yung pinaka-veterana kong ano yan eh. Pinaka-veterana kong entry sa Pro Stock, si Scarlet. Ngayon nga, CFM powered. Nagsanib na yung Gunluster Philippines Edition at saka yung Bracken Gigant. Nagsanib puwersa na. Join forces sila. Nag-join forces na lahat ng Super FMs.
sa isang car. Pero ang bracket ng nangingibabaw. Yung stability pa rin ng bracket ng nangingibabaw. Pero may sweetness ng Gunbuster XTO Philippines car. Parang ganun. You can, yung may consider na ganun. Alright. So yung mga matataas na lang, yung hindi pa nakakalaban ni Scarlett. Si McLaurin at Hotshot na lang, hindi pa nakakalaban. Si Setson na naman, yung mga mabababa sa kanya, yung mga dalawang mataas sa kanya. Si Darius na lang, Cosmo na lang. Okay. Waiting sila. Okay. Race number 9 na po tayo between Darius and Cosmo Atomica. Alright. Fourth assignment. Fourth assignment. Penultimate assignment na to ni Cosmo. Si Darius ang pangatlo pa lang. Alright. So, 4 versus 5 matchup po ang ating race number 9. And Dark Sun will start off the first of 2 races in the single round robin. The Dark Sun will start at lane 1. Is going to be again, against Cosmo Atomica and against Setsuna mamaya-maya. Right? So, this is the first of 2 for Dark Sun to start at lane 1. Cosmo Atomica still will start at lane 2. The only time that Cosmo Atomica will start at lane 1 is against the Setsuna. Alright. Race number 9. Switch on. 1, 2, 3, go. Cosmo Atomica winner, walang rider kick, durog. Walang rider kick. Cosmo Atomica winner, walang rider kick. Walang rider kick. Okay. So ang last assignment ni Cosmo Atomica will be against Setsu na pala. Oh. Last na ni Cosmo si Setsu na pala. Alright. Si Dark Sun, waiting. Skyline Cosmo, tapos na yan. Yan yung race number 2. Okay, so waiting si ano? Waiting si... waiting si Dark Sun. Kay Setsuna, tsaka kay ano? Tsaka kay... Ah, tama, kay Setsuna. Last na pala niya. Last na pala. 3-1 kay Cosmo. Dark Sun, 1-2. 4, 5, 2, 3. Okay. 1-1 kay McLaurin, 3-0 kay Scarlett, Hotshot 0-3. 1 and 2 kina Darkson at Setsuna, and Cosmo Atomica has 3-1. Alright! Ito na yung pinakaihintay natin sa ating race number 10. Ito na yung pinakaantay nating matchup. The much-awaited matchup of new stock motors between McLaurin and Hotshot Junior, yan. Yung dalawang auto ngayong gabi na merong bagong stock motors na ginagamit. Again, once again, special thanks to Tamiya Changi Online for these stock motors na meron ako ngayon. Alright. Sa December, bibili ako ulit. Mamamakyaw ako ulit ng FRP. FRPs naman yung papakyawin ko next month. Alright. Okay. So, in this case, McLaurin will start all throughout the single round robin. McLaurin will start at lane 1. And Hotshot Junior this time will start at lane 2. Alright. Race number 10. Switch on. 1, 2, 3. Now on. Aha. Okay. Final lap. McLaurin wins. Nakabawi rin sa pagkatalo kanina. Pagkatalo kay Cosmo. Inunahan ni Cosmo kanina. Isi Hotshot ng imbang lang. McLaurin wins. Alright. So, ano na to? Loser. Winner. Winner. Yun. Tapos. Ayun. Tapos. Yun. Race number 12, yung ano natin, finals rematch mamaya. Race number 11 na tayo. Final assignment natin ni Setson na to, ni Cosmo. Ay, ni Cosmo pala.
So si Atsha, winless pa rin after 4 races. Its final assignment will be against Scarlett mamaya. Okay, 1-3. Okay, next. Next race, yan, Setsunal going up against Cosmo Atomica in our race number 11. Yan, nung nakaraang Sabado nights natin, ay sila ang race number 1. This time, sila yung race number 11, yung dalawang kulelat natin ngayong gabi. So, like I said earlier, the only time that Cosmo Atomica will start at lane 1 is this race number 11 against Setsuna. Alright, so Setsuna, all throughout the single round robin tonight, will start at lane 2. Alright! Race number 11, switch on! 1, 2, 3, go! Mukhang magkakabing dito ah! Tingnan natin! Kasi yung cross fight itong nakikita natin so far. Also Setsuna na with the lead. After 1 lap, it goes not profit again. Palitan sila na lahat. On to the final lap, that's it! Ayun lang! Sumabit lang si Setsuna na! Na-anticipate ko na sana, bigla lang naman napasabit si Setsuna na durog. Natalisod! Natisod! Natapilok! Sayang! Final lap na sana, ang ganda sana ng arangkada nila dalawa eh. Palitan ng lamang. Lap after lap, lap after lap, after lap. Iba yung lamang, chain saber. Seesaw battle sana. Kaya lang, nung final lap, nadapa. Sayang! At... So Cosmo Atomica will close out this single round robin tonight with only one defeat out of 5. Only one out of 5 defeat. Yan. One win, one defeat. The rest are victories. Alright. So Setsuna 1-3. Ang final assignment niya si Dark Sun. Okay. So one loss. Si Dark Sun ang huling assignment niya. Okay. Loser din. Okay. Iyon. So, si Cosmo Atomica done for tonight in the single round robin. At posibleng outright semis. Tingnan natin yung mangyayari kina so far ngayon ang nangunguna. Sina Scarlett. Sina McLaurin eh. Ano pa lang? 2-1 pala. McLaurin 2-1. Si Scarlett 3-0. 0-4 si Hotshot. Dark Sun 1-2. Then 4-1 kay Cosmo. Tapos na. Posibleng outright semis para kay Cosmo Atomica, maliban na lang kung tumabla si McLaurin. Si Cosmo ang top seed kung sakali. Posibleng top seed, second seed or third seed yan. 1-2-3 yung babagsakan ni Cosmo. 1-2 or 3 yan. Pero pala ganito, outright semis yan. 4-1. Okay, race number 12 is the clash of Twin Black and Gigants at the same time, final 3 match. Alright! Ayos! Race number 12 na po tayo before we proceed with our anticipated final 3 match. Yan, kay Tita Rosie, yan. So, kirin po natin yan sa D-Pats sa Tamiya League Season 2. Thank you so much. Yan, for watching. Thanks for dropping by. Alright? Okay! The match awaited, the match anticipated the final 3 match from the previous Sabado Nights Racing. From the previous week, that is, between McLaurin and Scarlett. So, todo arangkada na naman tong dalawang ano na to, kambang na Bracken G's na to. And the only time that Scarlett will start at lane 2 is this finals rematch against its twin Bracken Gigant, fellow twin Bracken Gigant, McLaurin. Alright, so McLaurin will start at lane 1 and Scarlett will start at lane 2. Alright, it's the finals rematch of November 20, 2021 here in this race number 12, the clash of the twin Bracken Gigant Super FMs. Switch on! 1, 2, there you go! Final lane changer! Nakabawi si Scarlett. Scarlett wins. Oh, remaining undefeated.
2-2 para kay McLaurin. What a clash. Ang ganda sana ng umpisa. Kaya lang si Scar- after one lap, umarangkada na si Scarlett afterwards. Ayun, and since then, wala na, hindi na natumba. Alright. 4-0. Alright. Last assignment ni McLaurin ay si Darksan. Okay. So siya mag-iintay. Si Scarlett, ang last assignment, hot chat. Okay. So si Cosmo, done for tonight for the meantime. Okay, race number 13 na tayo between Darksan and Setsuna. Alright. Okay. Last ni Setsuna. Last ni Setsuna, tapos si Hotshot na lang pala, hindi pa nakakalaban ni Scarlett, ano? O tapos yung si Darksan, ang last assignment niya, si McLaurin. Ayun. O, ito, 4 versus 6 na ito eh. Last na ni Setsuna. Okay. So, si Cosmo pa lang yung tapos, ano? Okay. So, susunod si Cesar. Tapos yung last two, o yun na yung apat na natitira. Okay, so mapapahinga pa si Darksan mamaya. Ayun. Ayos. Alright. Race number 13 na po tayo mga kalipat down to our last three races in our single round robin for this run and gun Wednesday. And Darksan, for at least the last time, in the single round robin, will start at lane 1 in Setsuna. As always, all throughout the single round robin, will start at lane 2. Alright! Race number 13. Switch on. 1, 2, 3, go! Pakbuhang lapid. Setsuna ahead. Setsuna means Isen. Isen. Setsuna will close out this single round robin with 2-3 win-loss record after defeating Darksan. So si Darksan 1-3, one more race against McLaurin this time. So siya yung 15 and final race mamaya-maya. Alright. So talo ulit si Darksan. Setsuna will finish 2-3. Posibleng 4th. Posibleng sa quarters number 1 makita si Setsuna. Alright! Penultimate race of the single round robin will feature Scarlett versus Hotshot Jr. to close up their campaigns in the single round robin tonight, going to the knockout stage. So yung lahat naman sila, wala na namang matatanggal eh. Lahat sila pasok sa knockout stage. Ang problema lang ngayon, yung ranking nila. Ano yung magiging, in other words, yung single round robin natin dito, eh parang classification phase na tinatawag. Alright, so in the meantime, race number 14 will feature Scarlett, who will start at lane 1, taking on Hotshot Jr., who will start at lane 2. Alright! It's the penultimate race of the single round robin for this Run and Gun Wednesday evening. Switch on! 1, 2, 3, go! Kapal! 3 race pa mo! Lugas yan. Biglang lumakas si ano eh. Si Scarlett eh. Yeah, just when we talk, solo victory na sana kay Scarlett, but unfortunately, a strange thing happened right there. So, we'll have a re-race. First time in a long while na magkakaroon tayo ng restart. Yan. Dorog! Buti na lang, may upuan ako rito. Sarap ng upo ko rito. Kaya kahit dito ko na ano, saluin eh. Kaya pansin nyo, wala ako sa screen. Pag nandun lang ako, pag switch, palibasa, nandito yung starting line. Alright! Tingnan natin yung mga car. Double check lang natin. For now, we're good. Okay.
ayos. Instant ayos. Sabi ganun. Alright, first of two restarts. Lakpag talaga pinyon nung isa. 1, 2, 3, go. Scarlett wins and will close out the single round robin. Undefeated therefore, Scarlett and Cosmo Atomica will be outright semifinals. Yan, will enter the semifinals outright. Yan, so sino yung mga naglaban sa race number 2 po natin ngayong gabi sa ating Run and Gun Wednesday edition ng BPATS Tamiya League Season 2. Sina Scarlett at Cosmo Atomica. Ayan nga yung race number 2 natin. Sila po ang outright semifinalist po natin. Therefore, number 1, number 2 na yan, definitely. Number 1, number 2 na yan. Dark Sun pala, 1-3. 2-3 setso na. Ayun. Si Dark Sun, 1-3. And then, 0-4 si Hot Shot. Ano, 0-5. 0-5 pala. 2-3. 1 loss. Extra. Okay. So, 5-0 si Scarlett. Therefore, number 1 yan. Yung si, 0-5. Definitely, number 6 si Hotshot. Number 6 na yan. So, the last race of the single round robin will boil down to this. Yan. It all boils down to this. Kung ano yung magiging rankings ng ating... Pero, ang dalawa sigurado na. Si Cosmo Atomica at si Scarlett outright semifinalist na po yan. Okay, so dito ko na siya ilalagay. Yan. Tapos mamaya-maya, doon sa track panel natin, lalagay din natin yung mga semifinalist dito sa kinaroroonan ng mga entry. Alright! So, Cosmo, number 2, Hotshot, 0-5. Ah, sorry. Number 6 na yan, definitely. Wala siyang naipanalo eh. Biglang lakas yung motor na kasi. Alright! Final race of the single round robin tonight will feature McLaurin taking on Dark Sun. Yan, gaya nga po ng sinabi ko, si Scarlett ang nanguna, undefeated in 5 races. And yung si, yung si Cosmo Atomica, pumangalawa with 4-1. Therefore, outright semifinals silang dalawa. In the meantime, quarterfinals pairing na lang po, issue natin ngayong gabi. And in this final race of the single round robin tonight, McLaurin for at least one last time will start at lane 1 and Dark Sun will start at lane 2 for at least one last time. Alright, it's the 15th and final race of the single round robin tonight. Switch on. One bell, there you go. McLaurin wins. So McLaurin will close out the single round robin with 3-2. Win loss record, Dark Sun 1-4. Okay, so kasado na yung ating quarterfinal pairing. Wala nang problema pala. Wala namang nagtabla-tabla. Ayos. Ayos pala eh. Ayos ang buto-buto. Ayos. Okay, dito pala na sa i-arrange. Alright! So, tapos na po ating single round robin ngayong gabi. Mabilis tayong natapos. Buti na lang. Nagkaroon man tayo ng re-race, pero isa lang. Medyo napabilis pa rin yung takbo. Dahil yung race number 1 natin, nauwi sa hit. Ang race number 14 natin, nauwi sa re-race. O, yun lang yung medyo natagal. Dark Sun, 1-4. Therefore, number 4 si Setsu na, number 5 si Dark Sun, at saka number 3 si McLaurin. Yun. Okay. One, two, three, four, five, six. Walang problema. Ayos! Okay. Wala naman naging problema. Yan. Alright.
So, final results po tayo ng ating mga single round, ng ating mga karera sa single round robin ngayong gabi. Yan, once again, shout out to ano, shout out to Josh Nardo, Darius Renzo Regua, and kay Tita Rosie Servito. Yan, thank you so much for watching tonight. Alright, thanks so much for dropping by. Alright, final result of the single round robin is like this. Yan. So as you can see, this time si Scarlett naman ang nanguna ngayon sa ating single round robin na walang katalo-talo, 5-0 win-loss record. Although dun sa pinakauling assignment niya against Hotshot Jr., nagkaroon pa po ng re-race o restart dahil pareho silang nagka-imbangan. Yan, parehong natapilok. So kailangan pa ng at least one re-race. Oh, buti nga, isang re-race lang ang kinailangan. At si Scarlett pa rin ang nanguna at nanalo. And therefore, Scarlett will emerge as the top-seeded car for tonight on this Run and Gun Wednesday, securing an outright semifinals slot. Yan, going to the knockout stage as the top seed, followed by Cosmo Atomica sa 4-1 win-loss record. So therefore, Cosmo Atomica also an outright semifinalist tonight. Yan, yun nga po, nandito na yan. Ito na siya doon sa square panel na yan. But number 3 coming in solo number 3 is the defending champion McLaren, and ang number 4 po natin si Setsuna with 2-3. Darksun at number 5 will finish number 5 in the single round robin with 1-4, and Hotshot Jr. will finish winless 0-5, catapulted itself as the number 6 seed in going to the knockout stage of this Run and Gun Wednesday evening tonight. Alright, so ayan nga po yung naging crosshatch natin. Pansin nyo, ayan, yung race number 14 natin nagkaroon ng extra session. Ayan, yung X na yan, re-race po yan. Yung race number 1 nagkaroon po ng hit, nagkasalubong si Darksun at Hotshot Jr., at nanalo si Darksun dun sa ano na yan. Alright, by hit. Alright, so yan nga po yung pairing natin. Natapos na po yung pairing natin. McLaren will be at number 3, Hotshot at number 6. So, Orange Army bracket. So, yung champion ng Orange Army, yun palang papasok sa finals. Yun ang mangyayari dyan. Wow! Ang ganda ng bracket natin ngayong gabi, mga kadipat. Kita nyo naman. Ang Orange Army, ang nasa second bracket, ang nasa first bracket naman natin, ay yung mga may ibang kulay. Grabe! Magandang ano to, magandang race ito. Magandang bakbakan to, mamaya-maya. Alright, so papakita na po natin ang ating playoff or knockout stage bracket. Kasi ano lang to eh, once defeated, you're out. Ganun lang yun. Once defeated in a race day, you're out. So bawi ka na lang sa mga susunod na karera. Alright, so this is our knockout stage bracket. And time check po muna tayo. 7:01 PM ang oras po natin ngayon. So maaga po tayo matatapos ngayong gabi. Alright, hopefully maaga lang. Hopefully maaga. Alright, so ang ating quarterfinals number 1 will feature Setsuna taking on Darksun. 4-5 matchup po natin yan for the right to face Scarlett in the semifinals. Ang Orange Army naman po nasa kabilang bracket. Ang quarterfinals number 2 naman po natin ay sa pagitan ni McLaren at ni Hotshot Jr. That's a 3-6 matchup for the right to face Cosmo Atomica waiting in the wings in our semifinals number 2. So semifinals number 1 is at the right, semifinals number 2 is at the left. Na Orange Army, kung sino yung mag-champion sa Orange Army, yung mga kahel, o yun ang ano, papasok ng finals, yung champion ng Orange Army, mamaya-maya. Alright, take note, ang quarterfinals at semifinals ay race to 6 laps pa rin. At kung sakaling magkatamaan, may lap requirement po tayo. The lone car has to finish the lap requirement kung magkatamaan. In case of an accidental hit, yung obstructing car disqualified temporarily, the lone car has to finish the lap requirement and only one chance to finish it. Kung hindi niya matapos, kung mag-course out din siya, re-race po yan. Magkakaroon ng re-race yan. Hanggang sa mag last man standing ko sakali. Alright. Iyan. Ayusin lang natin yung ating ano, yung viewing. Alright. Alright. Ayusin lang natin. Ayusin lang natin yung viewing po natin para mas maganda yung viewing experience natin, mga kadipat.
Alright. Medyo na usog pala. Medyo na usog pala. Oh. Okay. There you go. Medyo na dulas lang konti. Pero is ang boxing. Hey, the kick. Na rider kick. Iyam. Ayan. Okay. Nice na. We'll now proceed right away with our quarterfinals number 1, mga kadipat. So, dito na po uuto. Yung panel natin, ilalagay natin mamaya-maya dito sa ating semifinals panel. So, maski dito na lang. Maski dito na lang yung semifinals kung sakali. So, yung sina, ano, so, yung matapos yung isang quarterfinal, o, dito siya, semis 1, semis 2, yung manalo, dito siya. O, yung semifinals, o, dito rin sa kanan. O, yung nasa kaliwa ko, battle for third, yung nasa kanan ko, ay championship round. Alright, at the left of your screen is our championship round. The right of your screen is going to be battle for third, which is first to make 10 laps. Alright, in the meantime, okay. Hinihinga lang ka. Iba na talaga pag 34 na. Napag-alat ang edad, durug. My gosh! Alright. Nasa quarterfinals na po tayo. Once again, glad to have you with me, Donpatrick Misolas Aguilar, here inside Donpatrick's Laboratory for another exciting Run and Gun Wednesday on Donpatrick's Tamiya League Season Set tonight. This November 24, 2021, the penultimate race day of the month of November 2021 on this track layout. Baklaseng accent ko. Para talagang precise na precise. So in this quarterfinal duel between Darksan and Setsuna, palit po sila ng starting lane this time. Si Setsuna po ang magsisimula sa lane 1 at si Darksan naman po ang magsisimula sa lane 2. Once again, and good evening to all, and you're still watching Donpatrick's Tamiya League Season 2 tonight on another Run and Gun Wednesday, this November 24, 2021. And we are now in the knockout stage, and let's begin this right away with our quarterfinals number 1 tonight. Switch on! 1, 2, 3, go! Lap requirement. Okay. 1. 2. 3. Final lane center. Stock motor ulit to close out November 2021 on Saturday, November 27, 2021. Unfortunately, nagkaroon na naman ng hit. Yan, pero this time, ano na yan? Sabi ko nga, obstructing car is disqualified. The lone car has to finish the lap required. Kaso, nangyari yung hit, pasalubong si Darksan, boom! Kaya restart siya dun sa una. So, unfortunately, Setsuna will bow out early. For another additional aggregate points. Unfortunate nga lang, hindi rin siya makakadagdag. So, wala na siyang habol. So, wala na siyang chance maging champion of the month. Mamaya-maya, check-in po natin yung aggregate scoring after this Run and Gun Wednesday races. Alright. So, si Darksan, papasok ulit ng semifinals round. At makadaragdag ulit ng at least 1 point on aggregate. So, total of 4 points minimum na yan. Si Darksan. Okay, ito yung semifinals number 1. Yan, yun nasa aking kanan ang ating semifinals number 1. At ang semifinals number 2 naman po natin ay ang nasa kaliwa. Mamaya-maya. Alright. So, dito si Cosmo Atomica. Yan, sa ating semifinals number 2. Okay, buwela muna tayo. Buwela. 1, 2, 3. Rider kick.
Why not? Alright, sa wakas, naka-rider kick din. Naka-rider kick din sa screen eh. Nakita, final line dyan na, rider kick! Alright, in the meantime, ito pong ating quarterfinals number 2, McLaurin vs. Hotshot Jr. ang ating matchup. Alright, yum! Energetic na energetic. Pag nag-jump down, mas lakas ang pa yung rider kick. Sabay ka, dude. Alright. Okay. So McLaurin trying to hold on to the championship. Habang ano, pero dadaan muna sa butas ng kalayan dahil mas pinalakas na Hotshot Junior ang kalaban niya ngayong gabi. Sa bagay, si McLaurin, pinalakas din naman. May upgrade din naman siya anyway. Alright. So McLaurin will start at lane 1. O, yung pa rin ng kanilang mga starting lane. Kagaya na naglaban sila kanina. Same starting lane ulit. McLaurin will start at lane 1. Hotshot Junior will start at lane 2. Alright. Quarterfinals number 2, mga kalibat. Switch on. One down rego. Dorog! Palibasa kasi bago yung double shock motor, kaya yun, embang! Dorog! So, unfortunately mga kalipat, ang dalawang chopper ng taxi ay hindi po makakausad sa susunod na bahagi ng ating knockout stage. Dahil itong sina Setsuna at sina Hotshot Junior, yung may dalawang chopper, mga taxi na may dalawang chopper, mga taxi na may chopper, unfortunately, hindi makakasali sa ating semifinal round. Hindi makadaragdag ng punto. So, mananatili silang 10 points para kay Setsuna at 9 points para kay Hotshot Junior. So, ayan. Si McLaurin, buhay pa rin ang pag-asang maging champion of the month. Dahil itong si McLaurin ay at least 19 points minimum na po. 18 coming into this race. So, update ngayon dito kay McLaurin ay 19 points minimum. Yan. So, again, ang mga ProStock front motor cars ang makakaus, ang magdo-dominate ng ating Run and Gun Wednesday ngayong gabi. And yan nga po yung ating semifinals natin. Yan, dito ko na siya itatapat para mas malapit. So, ang ating semifinals number 1 po natin will feature Scarlett taking on Dark Sun. So, ano na to? 1 versus 5 matchup po ito. Ito namang semifinals number 2 natin, Cosmo Atomica versus McLaurin. That's a traditional 2 versus 3 matchup. Yung isa naman, 1 versus 5. Kasi number 4, sinibak ng number 5. Durog. Yan na sinasabi ko sa inyo mga kadipat. Just like any other sport, ang Tamiya Mini 4-wheel drive racing, generally, talagang napaka-unpredictable. You'll never know who's gonna win. Walang tulak kabigin. Oo. Talagang kasado at sigurado. Eko nga ni Coach Hammer Martin Antonio. Ayag. Alright. Well, now proceed right away with our semifinals duel. Yan, yung mga duelo natin sa ating semifinals round. But before we proceed to that, magpunas muna ako ng pawis. Dahil namamamis ng aking mga mata, durog. Palibasa kasi, sobrang init ng aksyon sa Dipat Tamiya League Season 2, pati po inyong lingkod, pinagpapawisan din. Natural lang yan. Akala ko ba amihan season na? Bakit parang summer pa rin? Sabay ganun, no? Nyonyi! Alright! So, semifinals number 1 na po tayo between Scarlet and Dark Sun. So, yung luma at bagong gulong magsasabong. Yan, dalawang pulang gulong. Magsasabong sa ating semifinals number 1 ngayong gabi. So, tingnan natin kung makaka-rider kick ulit si Dark Sun ng panalo kontra sa mas malakas na Scarlet. Yan. Ang mas enhanced na veteran ako sa mga Tamiya Mini 4-wheel drive races na si Scarlet. Palibasa kasi ilang third heat at quarterfinals, third heat, fourth heat ang inaabot nito kasi. Inaabot na niya sa quarters, pinaabot na niya sa semis.
Grabe. Third hits. Wow. Ang klase. Suki ng Rosales to eh. Suki ng SM Rosales kasi to si Scarlett eh. Pero mas malakas na ngayon. Kaya asahan na natin na pagdating sa mga races in the future, sa Singan man yan, sa Villasis, sa La Union, or wherever else, basta bakunado ko. Game na. Game na yan. Mapik yan. Alright. So in this case, Scarlett will start at lane 1 and Darkson will start at lane 2. So same starting lanes for both Scarlett and Darkson in this semi-final duel. That is respectively 1 versus 5 for tonight. Alright. Once again, good evening and you're still watching DPAT's Tamiya League Season 2 and we are now in the semi-finals round. And our first semifinals matchup will feature Scarlett versus Darkson in our semifinals number 1. Switch on. 1, 2, 3, 4. So sayang, walang rider kick, durog. Sa mananatiling stock motor uli siya to close out November 2021 itong si Darkson. So 4 or 5 points ang magiging scoring niya ngayong gabi. Alright, and Scarlett will emerge as another finals in another finals stint. Yan. So yeah. Dito yung nasa kanan ng inyong screen, yun po ang ating battle for third. Ang nasa kaliwa ng inyong screen ay yun po yung ating championship round mamaya-maya. So in the meantime, it's semifinals number 2 action between the two front motor cars and the two orange army cars. Yan, Cosmo Atomica at number 2, taking on the third seeded McLaren, the defending champion still. Buhay pa rin ang pag-asang maging champion of the month ngayong buwan ng November 2021. So parang pareho nung kay Sanya Blade nung season 1, ano? Nung June at saka November, naging champion of the month si Sanya Blade. Next year, babalik sa season 3 si Sanya Blade sa ating Dipots Tamiya League. Season 3, babalik yan sa season 3. Mamumulekta muna ako ng racetrack. Talaga mamumulekta muna ako ng racetrack. So, kung sino man yung legit na nagtitinda ng 2-lane racetrack, kahit mumurahin lang, o game ako, pabili. Pabili ang inyong lingkod. Alright! So, in this semifinals number 2 matchup, it's going to be Cosmo Atomica taking on McLaren, and palitan sila ngayon ng starting lane. Si Cosmo Atomica this time will start at lane 1 and McLaren will start at lane 2. Alright, it's another traditional 2 versus 3 matchup here in the semifinals. Number 2, switch on. Tingnan natin, baka mag-dead hit to ah. 1, 2, 3, go! Hoy! Inamol! Final up! Tingnan natin! Ayun, unleashing. Kala ko dead hit na naman eh. Ang dami nating dead hit na sa season 2 ngayon ha. Sa bagay, kahit sa season 1 din naman, may mga dead hit din. Grabe! Wow! Cosmo Atomica will secure another championship round slot or finals stint. And Cosmo Atomica will ascend to Torchun 2 to close out November 2021. Yan, with this victory in the semifinals against McLaren. So, we will now have a new champion mamaya. So, tapos na po yung dalawang linggong pagre-reyna ni McLaren. Reyna kasi babae po. Yung pangalang babae kasi McLaren. Kasi yung McLaren na babae, ginawa kong Lauren. As in Lauren Shiba sa Power Rangers Super Samurai. Yung kapatid ni Jaden Shiba. Na kinosplay din ni Myrtle Sarosa din. Yung Red Samurai Ranger. That's one of my favorites kasi sa Power Rangers Samurai. Si Jaden, yung magkapatid na Shiba. Jaden and Lauren Shiba. In this case, kaya pansin nyo, red and orange. Red fire. So, yan. Okay.
So si McLaurin at si Darkson ang maglaban sa ating battle for third at nag-dominate na naman po ang mga pro-stock front motor cars natin. Yan sa championship round. So dalawa si Scarlett at mananatili sa Atomic 2 na yan kasi wala tayong Hyper 3. Unfortunately, wala tayong Hyper Dash 3 yun. Sana yung gagamitin nating motor. Pero baka sa Season 3 na natin yung ialaw. Sayang kasi, ikokonti lang yung mga track panels. Ito lang po yun. Tsaka itong panel na to. Yun lang po. Meron ako. So, hanggang June na lang muna. So, in this case, si Scarlett mananatiling Atomic 2. Matapos pumasok ulit ng championship run at pagkakataon mag-campion muli. At yung si Cosmo Atomica naman ay aangat sa Fortune 2 matapos pumasok ng ating championship round tonight. Alright, in the meantime, it's battle for third action between McLaurin, the erstwhile champion, and the Dark Sun. So, ano na lang to, takbuwang lasing na tong labanan na ito. Sila rin yung huling naglaban sa ating single round robin eh. So, let's see kung makakaulit si McLaurin o makakabawi na ngayon si Dark Sun. Alright. So, in this case, wala na tayong one-time change of battery. Wala nang change of battery ngayon. Wala na talaga. Talagang all the way. Kung ano yung battery niya, that's it. All the way na yan. Alright. So, in this case, ano ba to? 3 versus 5. Ah, oh, yung top 2 pala, yung outright semifinalist pala, sila rin ang finals, 1-2. So, si Scarlett pala, magsimula sa lane 1, si Cosmo naman ang lane 2, mamaya. Alright, so in this battle for third, McLaurin will start at lane 1 and Darkson will start at lane 2. So, same starting lane pa rin mula nung naglaban sila sa uling karera natin sa ating single round robin kanina. Alright, mga buddy, but brace ourselves now for our battle for third for tonight. First to make 10 laps. 6. Ow, 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 ow. Life goes on and on and on and on and on. Alright. So, yun. Yung Kembot ang nagdala. Todo bigay. Pati Echo na rin. Alright. Shoutout muna ako to my ultimate crush and my ultimate love of my life. To Myrtle Abigail po, Lucas Arosa. Na malapit na pong mag-birthday. Sabay pa po sa pista ng Urdaneta City. Yon, speaking of piyesta ng Urdaneta, malapit na yun, December 1 to 8. So, ang birthday ni Myrtle is December 7. Saktong-sakto dun sa birthday, saktong-sakto sa Urdaneta piyesta. So, to Myrtle Abigail for Lucas Arosa, how many weeks? Nung Tuesday, 2 weeks. Okay, in 2 weeks, in less than 2 weeks, yan, magbe-birthday ka na ulit. So, once, advance happy birthday to you, Myrtle, Myrtle Abigail for Lucas Sarosa, the cosplay cutie of Barota Nuevo Iloilo. I love you so much at hindi kita tatantanan sabihin sa iyong mahal na mahal pa rin kita, my only forever Mrs. Aguilar. Alright, agawin na, nanalang na ba kayo? Sampat, tila, wala yan, lula, tapos Jody Enriquez batted in. My gosh! Peace, yos, ore, thank you, ikusu, one down, nito. Oh, lagi pa, nada papa. Dobon, last number 5, takbuwang na kung talaga yung battle for third. Last number 6, last number 7, McLaurin still in command. Lap number 8. Lap number 9, the ultimate lap. On to the final lap. Easy victory. KO. Pero buti na lang, hindi nagka, ano, buti na lang, hindi nagpano through. Buti na lang, hindi nagpano yung nasundan si Dark Sun at least. Alright. So, McLaurin, from champion, from 4P champion, additional 2 points lang ang maidaragdag niya sa kanyang aggregate score. Pero titingnan po natin mamaya sa ating new update kung ilang pa yung kailangan ni McLaurin para maging champion of the month. So, 20 points total para kay McLaurin matapos pumakos na third placer ngayong gabi. Yan. Dark Sun has 4 points. Yan. On its aggregate after finishing 4th. Alright. Yan. So, ito na ang ating much-awaited championship round, mga kadipan. Ayan, tatago ko na itong panel. Mamaya ko na ililigpit. Okay, before we proceed to our championship round,
Okay. May iba pa nanonood? Wala na siguro. Bawa na. Darog! Sag natin konti. Parang di nakikita yung ano. Ay, oh. Pwede na rin. Pwede na rin. Okay. At, championship round na po tayo between Scarlett and Cosmo Atomica. So, at last, si Cosmo Atomica makadaragdag ng at least 3 points on its aggregate score. So, a total of 9 or 10 ang may uuwi ni ko ang magiging final aggregate after this race, after this running gun Wednesday. 9 or 10 para kay Cosmo. Si Scarlett naman will be 17 or 18. 14 na siya from previous after 6 races. 14 points si Scarlett. Pero pwedeng 17 or 18. Mahabol niya si, ano, si McLaurin. Pero lalamang pa rin si McLaurin ng 2 points kahit mag-champion si Scarlett. Alright, pero tingnan natin. Kailangan ba ma-eliminate? Pwede pa. So, ibig sabihin, pwede pa pala ma-eliminate. Pwede pang mahabol ni Scarlett si McLaurin kung mag-champion uli si Scarlett. Yan eh, kung mag-champion siya ulit. Whatever happens here, kailangan mag-champion talaga ni Scarlett sa uli. Para mahabol si McLaurin. Tsaka maaga masibak dapat si McLaurin. Pero pag naka-iscon ng 1 point ulit yan, or 2, or 3rd place, tapos ang boxing, yung mangyari dyan. So mamaya, iaano rin natin yan as we go along. Alright, in the meantime, championship round na po tayo ngayong gabi. At si Scarlett ay mag-uumpisa sa lane 1. Yan, same starting lane for these cars. So, si Scarlett magsisimula sa lane 1 and the Cosmo Atomica will start at lane 2 kagaya rin ng kanilang race number 2 kanina. Alright, mga kadipat, brace ourselves now for our championship round for this Run and Gun Wednesday evening. First to make 10 laps. Switch! Life goes on and on and on and on and on. Ayun, yung kembot at saka yung echo nagdala to the bigay. Alright! Yes! Ore! Sanju! Ikiru! 1, 2, 3, go! Parang agad siya, ano, Scarlett? Lap number 5. Lap number 6. Lap number 7. Lap number 8. Lap number 9. Penultimate lap. Final lap. Pasukot lang. KO. Yes! Nasundan sa final lap. Kaya kinuha ko na eh. Kaya biglang sumugod ako na. Then nasundan na. Continue. Awa. Kaya lang, going final lap na si, ano, final lap na si Scarlett. Pero kailangan ko na rin, para si Urbol. Okay! So, at least, naka 3 points pa rin si Cosmo Atomica matapos mag second place ngayong gabi. So, additional 3 points on aggregate pa rin. So, congratulations pa rin kay Cosmo. Dahil pagdating ng November 27, ay gagamit na siya ng Torchune 2. So, itong dalawang to, ang mga tune motor users to close out November 2021 on this track layout. And this time, congratulations to Scarlett, our newest champion for tonight. Yan, siya yung ating bagong champion ngayong gabi. So, okay. So, yan. Alright. Yan, ayos. Alright. So, mananatiling Atomic Tune 2 si, ano, si Scarlett. Kasi wala tayong Hyper 3. Hyper 3 nga sana kung mas mahaba lang yung, mas marami lang tayong mga track racetrack panels eh. Kung mas marami lang sana ng mga track panels, ayun, pakasakali pa. No? Alright! So, after this grueling Run and Gun Wednesday na nakakapagod talaga, palibasa kasi na pag-alata ng edad ng inyong lingkod. Nuni! Alright! So, ito po ang ating mga top 4 RTRs ngayon, o yung podium finishers ngayong gabi, at si Scarlett ang ating champion ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, November 24, 2021. So, additional 4 points on aggregate, making it 18 points total on aggregate. Only 2 points separating these twin Bracken Gigants. Dahil ito si McLaurin naman po tumapos na 3rd place. So, plus 2 on aggregate or a total of 20 points. Yan.
So Scarlett with plus 4 on aggregate, making it 18 points total after winning the championship tonight. And Cosmo Atomica will add 3 points on its aggregate score after finishing 2nd place tonight. And in addition to that, Cosmo Atomica will use Torchin 2 to close out November 2021 on this track layout. Yan, sa darating na Sabado, November 27, 2021. So nakaputi ako ulit yan, yung uniforme ko ngayong gabi. This week na yan, first of 2. Alright, so yan, ang total na ngayon ni Cosmo Atomica ay siyam. I think siyam na puntos na rin, tabla kay Hotshot. Alright, yan, like I said earlier, si McLaurin, third placer ngayong gabi. Matapos na third place ngayong gabi, ay makadaragdag ng 2 points. Still, only a 2-point lead against Scarlett, itong si McLaurin, 20 against 18. Yan, 20 contra 18. Dalawang po kontra 18 ang talaan ng kambal na Bracken G. So, i-highlight po natin tong kambal na Bracken Gigants na to. Sa huling karera ng buwan ito, ngayong November 2021. And also, Dark Sun will have 4 points on aggregate total after finishing 4th place. So, yun nga po yung ating aggregate score natin after tonight's Run and Gun Wednesday. Ito po yung mga score. Ayan. So, si McLaurin may kabuang 20 points. So, 2 puntos lang ang lamang niya kay Scarlett na meron namang 18 puntos sa kabuuan. Si Setsuna at Hotshot Jr. ay mananatiling 10 at 9 na puntos respectively ayon sa pagkasunod natin. Dark Sun has 4 and Cosmo Atomica will have 9 after finishing 2nd. Yan. So, yan. With only 1 last race to settle the score, on November 27, 2021, malalaman na po natin kung sino kina Scarlett at McLaurin, sino sa kambal na Bracken Gigants ang tatanghaling champion of the month ngayong November 2021. And malalaman po natin 'yan sa ating huling race day ngayong buwan ng November 2021, on November 27, 2021, araw po 'yan ng Sabado, so one last Sabado nights racing ngayong November 2021 to settle the score between the twin Bracken Gigants to be crowned the champion, the November 2021 champion of the month. And for now, that will do it for another exciting edition of D-Pat's Tamiya League season series tonight, November 24, 2021. And once again, this has been D-Pat Aguilar signing off for now. And thank you so much to all who watched and whoever will watch anytime on my Tamiya Mini 4-Wheel Drive Racing personal video log every Wednesday and Saturday here inside D-Pat's Laboratory dito sa Barangay Anona sa lungsod ng Urdaneta sa Pangasinan. And once again, this has been another presentation of an exciting edition of D-Pat's Tamiya League season. So at walang script po ito, unscripted po ito mga ka-D-Pat, ha? And once again, this has been D-Pat Aguilar reminding everyone to stay safe, stay healthy, avoid negative vices, and avoid all negativities. And as much as possible, ingat-ingat po lagi kontra COVID-19. If ever we will go out anywhere outside our residence, you need to have mask and shield, proper hand sanitation, social distancing, and of course, get vaccinated at least 1 dose. Yan. Kahit at least 1 dose man lang. Yan. Alright. So, once again, this has been another presentation of an exciting edition of D-Pat's Tamiya League Season 2. And this has been D-Pat Aguilar na nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang Run and Gun Wednesday ng gabi sa inyo pong lahat. To God be all the glory and honor. God bless to all of us. God bless the Philippines and God bless the entire world. For now, mga ka-D-Pat, it's good night. See you on the November 2021 finale on November 27, 2021.